Pipili kayo ng kukutungan nyo. Ha? Oo. Ayoko nang makikita mga mukha nyo rito. Ano? Ha? Alam pong tama ka. Kaya lang, kinakabahan ako at baka traido rin kanya si Cardo, eh maraming barkada yan eh. Eh ano ba yung hinahanap mo sa baol ha? Kanina ka pa kalikot ang kalikot dyan ah. Wala ho, inay. Anong hinahanap mo? Meron ka kinuha dito, hindi sa'yo. Hiniram ko lang naman ah. Ito ba? Pwede namang hiramin eh. Ikaw, tol, sobra tapang mo, wala naman sa lugar. Kanya-kanya racket lang yan eh. Isipin mo, pati si Cardo, binangga mo. Ako nagtatrabaho ng matino. Didelensya nila ako. Bakit? May patago ba sila sa akin? Ikaw pwede magsalita ng ganun, dahil ang delensya mo sa sugalan. Oh, pati pagsasugal ko, pakikialaman mo na ngayon. Bakit? Hindi mo naman pera sinusugal ko ah. Eh, sinusugal mo galing din sa kotong eh. Kaya nga kinakampihan mo si Cardo, dahil pareho kayo ng delensya. Oy, 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 hindi kotong, komisyon. Komisyon? Eh, pati magbabalot at magtataho, naglalagay sa inyo eh. Komisyon? Sino may sabi sa'yo? Yung mga taga rito, tarantado ka talaga eh. O, kita mo, bastos ka pa eh. Taharap ang inay, mumurahin mo ako, hindi mo na iginalang. Tumigil nga kayong dalawa. Kung gusto niyo magpatayan, doon sa ibabahan, doon mga kutsilyo. Sige. Di na kailangan, nay. Ito, balisong. Inay, oh. Ano ba kayo? Tama na. Ano? Ninervis ka, no? Pigon! Bakit kayo nagkaroon ng anak na abnoy? Pasensya ka na doon sa kapatid mo. Parang hindi ka naman nasanay sa kanya. Eh, ano pa nga ho ba? Kung makakapili nga lang ho ako ng kapatid eh. Ako pa rin ang pipiliin mo, tol! Mga miss, pasensya na kayo ha. Hindi na ako babiyahe. Lumipat na lang kayo ng ibang sasakyan. Sorry ha. Pasensya na lang. Pipila-pila ka, hindi ka naman pala magsasakay. May sinusundo lang ako. Eh, teka, bakit siya hindi pinabababa? Siya nga yung sinusundo ko eh. Saan ba tayo pupunta? Yan lang. Bali, wala mo yung sinabi ko sa'yo. Ganun ba? Eh, pumayag na ako ah. Pero, may isang kondisyon. Huwag kang makipagbasag ulo. Eh, hirap niyan pagkasal na tayo. Wala akong ibang gagawin kundi manggamot sa mga sugat at pasamo. Ang hirap naman kasi sa lugar natin. Ang daming sira ang ulo. Hindi mo naman papatulan. Abusuhin ka naman. E di lumipat tayo, pag kaya na natin. Kung kaya natin, bakit hindi? Kahit pa masakit sa loob ko. Dahil doon ako lumaki. Talagang ganon. Kailangan mo magsakripisyo para sa mga mahal mo. Kung gusto mo, kahit na hindi na ako tumuntong ng tundo, para malaman mo lang gano'n kita kamahal. Ano? Ay, naku, huwag mo na akong bulahin, ha? Naniniwala naman ako sa'yo, ha? Dos. Na. Ayos. Ayos!
Tol. Halika. Tol, Bir. Oh, ah. Tol. Nandito ka. Kanina ka pa hinihintay niyan. Igu-good time ka. Paldo eh. Tignan mo, nagpainom pa nga oh. Nando naman. Pwinenas. Kumita ng konti. Okay. Pag-bis ka na. Para makarami tayo. Kayo lang. Wala si boss eh. Kailangan hintuin ko pang gumarahe lahat ng jeep bago ako makalis. Tsaka, isa pa. Ayos naman ako eh. Nabato na ako ng balato ni Melgar kanina. Nanalo ako sa sakla. Sa sakla? Hmm. Away, nanalo ka rin. Anong away? Tol naman. Bukas, yung mga pasama sa mukha, kulay talong lahat yan. Ulul talaga yung binbatong yun eh. Kung daladala ko yung balisong mo, eh, di may pinaglagyan pa sa akin yung gagong yun. Eh, sana wala ka dito. Nakakulong ka. Ang bihira ka, Tol. Sobra tapang mo eh. Wala naman sa lugar. Eh, pati si Ben ba to? Binangga mo. Teka muna, Tol. Di niya ko yata yan eh. Eh, bakit pag ako napapatrobol? Hindi na sinasabi mo sa akin. Huwag na natin pag-usapan. Teka. O, Tol. Balato. Para may panggastos ka. Timing na timing to, Tol. Loose boundary ko eh. Loose boundary? Sabihin mo na date kayo ni Opelia. Ba't mo alam? Malakas ang pangamoy ko eh. Swerte ka, Tol. Ikaw ang natipuhan. Kursunada ko rin yung design na yan eh. Naunahan mo lang ako. Kursunada mo pala, Tol. Ba't di mo kagad sinabi? Bakit? Pagbibigyan mo ba ako? Hindi. Ano? Mali? Kala ko kasi pagbibigyan mo ako eh. Pero alam mo, Tol, sa totoo lang, mag-iingat ka. Maraming mainit ang mata dyan sa bata mo eh. Huwag silang magkakamali. E paglalagyan sila. Ah!
Out of danger na ang kapatid mo. Pero kailangan pa rin siya maoperahan. Sige ho, Doc. Bahala na kayo. Kung anong dapat gawin, gawin nyo. Paano, Ramirez? Dadaling ka lang namin sa headquarters. Baka naman ho, pwedeng intayin na muna natin ang nanay ko. Sorry, Ramirez. Sa kabila ng depensa ng panig ng nasasakdal, na ang pagpatay ay bilang pagtatanggol lamang sa kanyang kapatid, napatunayan ng hukumang ito ng walang pasubali na ikaw, Marco Ramirez E. Cordero, ay nagkasala sa pagpatay kay Benjamin Batumbakal at sa malubhang pagkasugat ng dalawang iba pa. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan na mabilanggo ng 6 hanggang 8 taon. Kaya, Nay, anak, mabuti naman ho, nakadalaw kayo. Kumusta na ho kayo? Eto, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, ayos lang. Oh, hindi ba naman magulo dito? Hindi naman ho, Inay. Huwag ko kayo mag-alala, tahimik naman dito eh. Hindi ka ba naman nahihirapan? Hindi naman ho, kaya lang, malungkot ho rito. Ikaw, kumusta ka na? Eto, may problema pa rin kami ni nanay. Gusto niya na kasi pumunta sa States dahil may visa na sila. Ang kaso, hindi niya ako maiwanan mag-isa dito. Eh, bakit naman hindi ka pa sumama? Hindi naman kita pinipigilan, ha? Hindi. Hindi na kailangan. Maghihintay na lang ako sa'yo. Dahil pag sumama ako kay Inay, lalo lang tayo magkakalayo. 6 na taon ng sentensya ko. Ang tigas naman ng ulo mo. Sinabi na maghihintay ako. Naku, bakit ba puro yung tayo ng pinag-uusapan ninyo? Eto, may dala ko para sa'yo. Kumain ka nga muna. At ito naman, padala sa'yo ni Melgar. Para daw wag kang mainip o mabagot. Nay, kumusta na nga ho pala si Melgar? Tol, pasensya ka na. Kahit kalabaw ako ngayon sa trabaho eh. Alam mo naman, wala nung makulong ka, ako na lang inaasahan ng inay. Kaya mo, Tol, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dadalawin kita rin. Kung kasi, ako dapat na nakakulong at hindi ikaw. Sorry ulit, Tol, ha? Pare, anong araw nang yan? Katapusan ang buwan. Mabagal talagang takbo ng araw dito eh. Parang pagong na umuusad. Pero ikaw, mahaba-haba pa ang bubunuin mo. Pero ako, mas matagal ako sa'yo rito. Kaya nga, lagi kong naalala, mag-iin ako eh. Alam mo, ang asawa ko, bukod sa maganda, ubod pa ng bait. Kamukha nga ni Carmi, oh. Kaya ikaw, paglabas mo rito, pakasalan mo na yung nobya mong dalaw ng dalaw. Matagal pa ako rito. Hihintayin ka noon. Pala, Inay. Ay, naku, ayun. Matanda na. Hinahanapan ako ng apo. No problema ron. Bibigyan mo. Tol naman, wala pa akong partner. Doon sa pasugalan, ang daming pwede. Pero, puro talo. Masyado ka naman mapili. Ang ibig mo sabihin, hintayin mo pa akong makalaya para lang mabigyan ng apong Inay. Ganun na nga yun. Ang bihira ka talaga.
Siya nga pala. Kumusta nga pala si Opelia? Pakikitan ba? Sumama sa iba? Sabi ko na nga ba si Mari pagkatiwalaan yung babae na yan eh. Kanino ba sumama? Ang chismis sa atin, sumama daw dun sa driver na galing sa Saudi. Nasaan ang mga bata? Hinatid sa mga nanay. Sama talaga niya. Kinada siguro kaya hindi na nakapaghintay. Nagpapakabait pa naman ako rito sa loob eh. Kuya! Kawawa naman si Tabado, no? Mukhang napindeho yata. Rancho ko yan eh. Ano pala yung tinatanong ko sa'yo, Tol? Si Opelia. Ang alam ko, dumadalaw-dalaw siya sa inay. Eh ako kasi, Tol, araw-gabi na sa pasugalan ng riparing boyong eh. Nagbabayad ako ng utang, malaki na bali ko ron eh. May iba nga pala ako. Kailan ka ba lalaya? Tata. Marco Ramirez. Sir. Number mo? 127-251-P. Alam mo, bata, karamihan sa mga lumalabas dito, parang yoyo. Kahit na anong hagis ang gawin namin, bumabalanda ang pabalik dito. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi na ako babalik dito. Lahat naman ang lumalaya, ganyan ang sinasabi. Pero sana, tuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay mo. Magpakabalik ka na. Tagay niyo na kasi yan. Uy, Marco, laya na. Oh. Marco, Marco. Alam ko, 6 taon na si Pesan eh. Tara. Marco, pare, welcome. Kailan ka ba lumaya? Kailan lang. Dito. Ano ba? O, pare, tagay muna. Pare, welcome. Aga naman yan. Wala ba kayong pasada? Wala, wala, pare. Pitan labanan ngayon, Marco. Marami pang asungot sa daan. Aba, sila na lang ang pinaghahanap buhay namin. Are, santagay muna. Ito ang pulutan. Rapsa. Mm. Saka na, next time na lang. Susurpresahin ka pa si inay. Sige, okay, pare. Sige, Marco. Tuloy na ako. Okay, oh, pare. Kasusunod, inuman tayo, ha? Oo. Oh. Oh, tuloy, tagay. Kanina na, pare. Takay sa akin. Ako rin, pagkilan! Mama, ako rin, dalawang piso. Sa dali lang sa isa lang. Tignan mo naman kayo na. Ito, dali lang. Nay? 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 Opelia? Opelia? Huwag mo na akong hintayin, ha? Ah, Tol! Matikal ko nang gusto sabihin sa iyo to, eh. Si Opelia at ako. Mag-asawa na. Di magandang biro yan. Anak. Tol. Tol! 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 Marco! Marco, tama na! Tama na! Marco, tama na!
Walang iya ka! Pero siguro dapat mag-itim pa kung bakit ako nakulong. Ito ba'y gaganti mo sa akin? Pakinggan mo ko, Tol. Pinakasalan ko si Ophelia. Pumayag naman siya eh. Hindi ko siya linoko. Kesa naman mapunta ko kaninang gago dyan. Intindi mo naman ako. Kahit ano pa sabihin mo, ahas ka pa rin. Buda! Sandali. Sinabi nang huwag kang makialam dito eh! Ikaw, Lando! Galit ako sa mga tao, pakialam meron! Meron ako talaga! Linisin ko ng balo yung tenga mo? Ha? Tingyente, wag ko! Kilala kita. Bago laya ka, di ba? Opo, pero sir, hindi naman kami nagsimula ng away. Kapag ex-convict, lagi mali. Di ba? Eh, sir, going straight na yan. Sir, baka pwedeng arboring ko na siya sa'yo. Maswerte ka. Inarbor ka ni Lando. Kundi, balik munti ka. Pero sa susunod, hindi na kita pagbibigyan. Balik preso ka kagad. Thank you, sir. Oo nga pala. Bayaran niyo yung mga nasira niyo. Lando, bayaran mo. Wala akong pere. Ba't akong maalis naman? Pauwi mo rin yan. Ito na. Pagaduhin mo lang. Ayan, ayan. Ayan, tulad yan. 3,000 sa paring oros. O, oh, alas na kopas, 10,000. O, ito. 2 oros. 20,000 sa 7 bastos. 7,000 sa haring oros. 50. 100. 150. 200. 220, Major. Nanakot nyo kagad ang bangka, Major, ha? Bakit pakiramdam ko parang birthday ko ngayon? Oh, Pati Boys. Thank you, Major. Para sa kasero. Teka muna. Iyak na yata, eh. Alam mo naman ang butang puso ko. Ayan. Thank you.
Ba't di ka sumubok na ibang bankero, pare? Subukan mo steady. O si... Natmak. E puto yung bankero mo, pare. 2.20 pala tinutulak eh. Knockout na. Ano mangyayari dun? Baka maging problema lang yun eh. Hindi ka magkakaproblema ako, bahala. Ayusin mo na nga ito. Baka numipis pa ito na numipis. Tara, good time, pare. Uy! Ano ba? Ha? Papatayin mo ba ako? Tatanga-tanga ka eh! Sige, tuloy mo! Parin mo! Arbor ko na to! Parin Boyong, sandali! Utol ko to eh! Ganun ba? Ang init ng ulo niyan eh. Marco, kung parin Boyong ko. Tama na yan. Liit-liit na bagay pinalalaki nyo. Major, kapatid ko ho si Marco. Marco, si Major De Nero. Pasensya ka na kayo. Pasensya na rin ho kayo. Napakan ko yung driver nyo. Melgar, ba't hindi muna yayayin kapatid mo? One round muna tayo ron. Ano, tol? Saka na ho. Salamat na lang ho. Ikaw ang bahala. Tara na! Pare, sorry ha. Ano ba, Melgar? Pwede ba? Pagod ako eh. Amoy alak ka na naman. Eh, ano kung amoy alak? Ano ngayon? Ano ba pakialam mo, ha? Kung gusto ko. Pagpaliwanag ako sa iyo. Tungkol ho saan? Tungkol sa iyong kapatid at kay Opelia. Hindi ko gustong nangyari, anak, pero wala akong magawa. Dapat pinagtapat ko sa iyo noon pa. Pero nawalan ako ng lakas ng loob. Ayokong dagdagan pa ang paghihirap mo sa loob ng bilangguan. Ayokong nakikita kung nasasaktan ka ng ganyan, anak. Nay, gabi na ho. Gusto ko na magpahinga. Matulog na tayo.
Si Melgar. Natutulog pa po. Bakit? Napuyat ba kagabi? Nay, alis na ho ako. May lakad pa ho ako. Ano ba ang trabaho ko dito? Bouncer, kapag merong gulo dito, ikaw aawat, ikaw rin babanat. Landian niyo pa ako, hindi pa! Ay, mas magaling pa ikatungan. Kailangan, lahat ng nangyari dito, report mo lang sa akin. Aha. Alam ko, kaya-kaya mo yon. Kagagaling mula, Hoyo eh. Ano pa naman, wala ka po. Adela, si Marco, bago bouncer natin. Hi, Marco. Alam mo to sa Adela, malami trabaho dito yan. Floor manager, dancer, receptionist. Dito na nakatira yan eh. Kumusta ka, Marco? Okay lang. Ano bang dating trabaho mo? Oh, Marco. Ano yun, boss? Isa pa nga palang household ko rito. Ayokong tumataro ng babae rito, ah. Wala akong problema ron. Oh, mamuti yung kaintindihan tayo. Tony, bigyan mo ako gin tonic. Ano ba? Sinabi ng ayoko na eh. Ganun ba? Andali mo naman magsawa. O baka may pinagyayabang ka. Sino? Da! Kilala ko to ah. Long time no see. Nakalabas na pala to. Kailan ka lumaya para? Kailan lang? Ikaw pare, kumusta ba? Potong pa rin ba ang racket mo? Nangiinsulto ka ba? Pare, pare! Tagka mo na pare! Pasensya ka na pare! Yung tingi! Empleyado ko yan pare, kaya-kaya ko yan! Pasensya ka na! Ako bahala sa'yo! Waiter! Asikaso mo to! Bigyan mo 6 beer! Sabi mo sa akin. Pare, pasensya ka na. Ako wala sa'yo. Pare. Pagsabihan mo yan, ha? Ikaw naman, Marco. Masyalo mainit ulo mo. Ang trabaho mo rito, aawat. Ako pa aawat sa'yo, eh. Ako pa ngawa mo, Mounce. Pasensya na ho kayo, Mr. Oklay. Hindi na ho mauulit. Oh, ikaw mamaya ito 6 beer, ha? Oo. Sorry, Marco. Sinabi ko kasi na boyfriend kita eh. Okay lang. Sorry uli. Talagang mahirap ang sitwasyon nyo, pare. Magkakasama nga kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nakikibuan. Hindi lang dahil kay Enid eh. Wala na ako sa bahay ngayon. Para ako napapaso nun. Buti ka mo. Nakakuha na ako ng trabaho sa club. O edi wala ka ng problema. Wala ka sa gabi. Tulog ka sa araw. Pero alam mo, pare. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung bakit nagawa sa akin ni Melgar yun. Balot kayo riyan, balot! Balot!
ko na. Marco, magpapaliwanag sana ako. Wag na. Simple lang naman yun eh. Nung nasa loob ako ng preso, taobya kita. Paglaya ako, asawa ka na ng kapatid ko. Ano pa papaliwanag mo? Aba, akala ko pumasok ka na. Nakalimutan mo ang jacket mo ah. Maga pa naman ho eh. Wala pang tao sa club. Kain ho kayo. May dala akong pansit. Katatapos lang namin. Sige, kumain ka ng kumain at kukunin ko yung jacket mo sa itaas. Pelya, ginagawa mo dyan? Tulog ka na. Kaninang-kanina ka pa naghuhugas yan, baka mapudpud ang mga kamay mo. Di mo ba ako narinig? Umakyat ka na. O baka naman may hinihintay ka. Tol. Hirap ang gumagawa ng sariling multo. Ewan ko nang matatakot. Sige ho. Thank you very much. Maraming ha? Salamat ho, konsihal. Judge, thank you. Sige, ho. Sige, yeah. Babalik kayo, ha? Oh. Uwi na ako. Wala nang tao eh. Maaga pa eh. Inom na lang tayo. Next time na lang. Naantok na ako. O, sige. Marco! Oo, ikaw nga! Binabalaan kita. Huwag mong pakikilaman ang bata ko. Sino man bata mo? Hindi pala kilala nitong bata ko. Siyempre lang. Ay, tarantado pala. Baka naman ikaw lang nakakaalam na bata mo siya. Siya hindi. Ha? Tarantado to. Nako, sama ko na naman. Marco! Itiwan niyo ko. Marco! Tama na! Ano ba? Tama na! Tama na! Ano na naman ba gulong gawa mo? Eh, ako inawin na mga tarantadong yan eh. Eh, bakit ba shoot mo yung tao sa kotse? Eh, ano ba naman ang problema doon, Mr. Oklay? Kotse ko to eh! Pasensya na kayo, Mr. Oklay. Total naka-insure naman yung kotse nyo eh. Nasaktan ka ba? Okay lang. Tena. Pasensya na ho kayo uli. Piyawse! Hoy! Alis din! Huwag kang nga! Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan may sideline ka. Tsaka, alam ko naman hindi nagkakasya yung kinikita mo dito, di ba? Matagal na nga ho ako naghahanap, Major. Hindi problema yan. Sumama ka sa akin. Tulad ni Boyong. Ah, okay ho sa akin yun. Kailan ho ako mag-umpisa? Ngayong gabi.
Eh, sir, bakit o? Papeles. Sir, bakit o? Yan lang naman hudala namin eh. Tsaka wala akong kontrabando yan. Legal pala eh. Eh, ba't nyo kami hinuhuli? Eh, tarantado ka pala, hindi ka naman namin hinuhuli. Hijack ito. Huli niya? Eksakto. Sige, dali na yan. Talas tayo. Gar, bubuhayin mo ba natin ang mga to? Madaling tanda ng mukha ko. Nag-iisa lang to sa mundo. Habang di pa natin nasasalo yung mga epektos, pang good time yan. Salamat, Major. Neng, saan mo si Kito at mga bata? Dali nyo kay Mr. Lim yung mga epektos. Opo, Major. Maiwan na kayong dalawa. Neng! Sir. Sa labas na kayo magpartihan. Thank you, sir. Oh, kumusta na kayo? Ayos lang. Andiyan mo si Major? Andiyan sa loob. Sige, maunan na kami. Sige, pare. Kaya, umupo ka. Gar. Dito ka. Ilang araw ka rin nawala, ah? Kung di pa kita pinasundo, siguro hindi ka pupunta rito. Uminom ka. Boss? Patawarin niyo na ako. Kaya ako lang naman nagawa yun eh. Kasi lalaki ng pangangailangan ko. Tolong! Magsalita ka! Major! Patawarin mo na ako. Major! Sana nagsabi ka sa akin para natulungan kita. Ngayon, hindi na kita matutulungan. Hindi pa kita mapapatawad. Para mo lang awa. Sige na, Major. Alam mo, patakaran natin. Major, alam ko yun, pero utang na loob, Major. Patawarin niyo ako. Boyong! Hindi talaga pwede sa akin ang double cross eh. Alam niyo na ako saan dadali niyan. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag na, Opelia. Lalo lang tayo masasaktan niya. Ano pa ba nangyayari ngayon?
Hindi ba tayo nasasaktan? Hindi ko kasalanan. Alam mo yun. Dapat mong malaman ang totoo nangyari. Pininit lang ako, Marco. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Naipit lang ako. Minsan, tumalaw ako sa inay mo. Naabutan ko si Nagar doon. Sabi niya sa akin, nasa itas daw inay. Akitin ko raw doon. Aling Leticia? Yan ang buong pangyayari, Marco. Marami pa rin akong di maintindihan. Tulad ng ano? Mahal mo rin siya. Kahit may nangyari sa inyo, pwede man hindi kayo nagpakasal. Hindi, Marco. Pinilit lang ako ng inay ko para makapunta siya sa Amerika. Bakit hindi man lang pinalam sa akin? Sinabi niya sa akin na matatagal lang ka pa raw o baka hindi ka na makalaya. Nasakot ka doon sa riot. Nadagdagan na yung sentensya mo. Niloko ako ni Melgar. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ng utak ko noon. Marco, patawarin mo ako. Marco, patawarin mo ako. Wala akong kasalanan. Marco, hirap na hirap na ako. Ito, Bella. Mali ito. Hindi. Si Melgar ang mali. Ikaw, mahal ko. Ikaw, mahal ko. Hoy, babae! Anong nagawa mo rito? Wala. Wala pala. Ayun ang kwarto. Matulog ka na. Tol, nag-uusap lang kami. Huwag kang makialam, ha? Problema namin mag-asawa ito. Hindi ko naman pwedeng kausapin si Opelia. Hindi. Masyado ka naman siloso. Huwag mo kung walang yan! Iniisip mo lang, Tol. Ginagawa ko sa iyo yung ginawa mo sa akin. Hindi ako ganun kababa. Hindi ako ahas. Punyeta ka. Huwag mo sabihin, kapatid kita. Kaya kitang patayin. Huwag mo akong pilitin. Tatalikod ako, iputok mo. Alam ko naman sanay kong gumawa na masama sa talikuran. Pakiakit nyo na lang. Oo, sir. Okay dito. Tahimik. Malaki gagalawan natin. Masyado nang masikip yung bahay para sa ating tatlo nila, Utol. Alam mo, pansamantala lang naman tayo rito, Ophelia. Sige po, nasa taas na po lahat. Sige, maraming salamat, ha. Maraming salamat din po. Tuloy na ho kami.
kapag ka naging maganda ang lakad namin ni Paring Boyong sa susunod na business deal namin, dadalhin kita sa norte. Anong malay mo? Baka nandoon ang swerte natin. Eh bakit kailangan natin umilis dito? Mahirap dito eh. Masyadong maraming tukso. Doon, baka mabago pa ang takbo ng buhay natin. Halika, tingnan natin itaas. Bella, tingnan mo ito itaas oh. Halika. Hoy, halika na rito at nang maiayos yung mga gamit. Oh, ang aga mo ah. Oh. Marco, sarado pa ang club eh. Nandito ka na. Wala akong magawa sa bahay. Eh bakit mukha kang Bierni Santo? Nag-break ba kayo ng girlfriend mo? Wala na akong girlfriend eh. Pareho pala tayo. Ako din, walang boyfriend. Alam mo, magaling akong gumamot ng lungkot. Antigas talaga ng ulo mo! Sinabi ko sa'yo, huwag magpakikalaman ng bata ko! Cardo, tama na yan! Ano ba? Oh, my God.
Papagal! Ramirez! Kosa, pay yung sigarilyo. Oh, piyansado ka na. Ay, pasensya na ho kayo. Ano pa nga ba magagawa ko? Ano kayo kumuha ng pampiyansa? Kay Melgara, nagpunta sa bahay kanina, binigay niya. Tayo na. Andiyan dyan si Lando sa labas, naghihintay. O ikaw, Marco! Ginagawa mong bahay bakasyon ng tong presinto, ah. Maswerte ka, hindi ako nakahuli sa'yo. Kung ako, di ka napapiyansahan. Paglalamayan ka na. Inyente, huwag niyo akong hatulan. Hindi naman trabaho ng pulis ang humusga. Hinahamon mo ba ako? Ay, sandali lang ho. Tingente. Tayo na. Di ba ho pinaliwanag ko nung usay niya na self-defense lang ho nangyari kay Marco? Sabihin mo sa kaibigan mo, namumuro na siya. Sige, sir. Doon na ho siguro kami titira, inay. Baka nandun ang swerte namin. Hayaan nyo. Kapag medyo maayos na kami doon, di sumunod kayo. Aba, e paano itong bahay? Bahala na ho si Marco dito. O, ito ba naman si Ophelia, payag? Kung ako pong tatanungin yung inay... Inay, ayos na ho kay Ophelia yan. Wala nang problema. Tol, gising ka na pala. Salamat nga pala sa piyansa. Wala yan, Tol. Kahit minsan man lang eh, may magawa akong kabutihan para sa'yo. Tol? Pasensya ka na rin sa nangyari, ha? Sana kalimutan na lang natin yon. Siya nga pala. May abogado ka na ba? Wala pa nga, eh. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan. Salamat. Sige, ligo muna ako. Gar. Sir? Pag maganda resulta ng lakad niyo, maganda rin ang bonus nyo. Salamat po, Major. Gar. Yes, sir. Kayo lang ang lalakad. Hindi makakasama si Boyong. Pass daw siya. Yes, sir. Gar. Po? Aasahan kita. Yes, Major. Sige. Ingat, ha? Tara. Ingat sila sa iyo. Sabi ni Major, hindi raw makakasama eh. Ako raw magdadala nito. Halika na. Marco? Aalis na kami ni Melgar mamaya. Dadaanan niya ako dito. Tuluyan na ba tayo magkakalayo? Matagal na tayo nagkalayo. Wala pa nang pakasal ka kayo, Melgar. Pero nagpaliwanag na ako sa'yo, ah. Wala na akong karapatang pigilan ka pa. Kahit alam mong ikaw pa rin ang... Ophelia, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, asawa mo na si Melgar. Wala na tayong magagawa ron. Paano tayo? Yung pagmamahalan natin. Ophelia, tanggapin na natin na hindi tayo para sa isa't isa. Noon, para sa ikaliligaya mo, lahat ibibigay ko, kahit buhay ko.
Tarantado ka. Wala ka sa timing magbiro. Hindi ako nagbibiro. Baba baril! Hoy, kalbo! Baba ang baril! Akin na yung bag! Maganda ka na at lalakad na tayo. Aakit lang ako sandali. Anak, baka pwede pang magbago ang isip mo. Buo na pa siya ko. Nakapag-desisyon na ako. Sige, inay. Lalakad na ako. Tama yung ginawa mo, pare. Pinatawad mo rin si Melgar at si Ophelia. Tignan mo, magaang ang pakiramdam mo. Maluwag sa dibdib. Oo nga. Eh, alam. May problema pa rin ako, ang kaso ko. Ewan ko ba, pinanganak ata ako may kakambal na problema. Magsubok lang yun, pare. Huwag ka lang makakalimot tumawag sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Absuelto ka rin, pare. Malulustan mo yun. Oh, mamulutan ka naman, oh. Rapsa yan, pare. Anak, pwede ba tayo mag-usap sandali? Inay, nagmamadali ho kami. Wala na si Ophelia. Ho? Hindi daw siya sasama sa'yo. Inay, ba't niyo siya pinabayaan umalis? Tarantado talagang babayan. Edgar, anak. Wala akong magawa. Melgar. Major. Melgar? Sino yan? Ano itong ginawa mo? Major, papunta na ho talaga ako sa inyo eh. Papaliwanag ho yung nangyari. May problema ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Tutulungan naman kita. Yun na nga ho eh. Kaya ho ako pupunta sa inyo dahil hihingi ho akong tulong. Hindi na kita matutulungan. Hindi pa kitang papatawad. Inay ka pa! Kapay mo! Nanay ko, dinamay mo. Hindi ako nang damay. Ikaw. Pare, kahit gabi-gabi tayo mag-inuman. Basta nakikita ka na masaya, pare. Okay lang sa akin. Kahit ako taya. Oh, bakit? May nangyari sa bahay niyo. Ano? Nagkaputukan. Utang ina.
importante na, pare. Para makapagpahinga kayo ni Opelia. Ilang araw din kayong pagod at puyat, eh. Tayo na. Tara. Pare, sina Tiniente. Tiniente! Oh, Lando. Mrs., nakikiramay kami. Marco. Kaya ako nagpunta rito para paalalahanan ka. Tuloy pa rin ang investigasyon namin. Kaya lang wala pang suspect o motibo. Alam kong may iniisip ka. Inat kapatid ko, pinatay nila. Alam ko. Kaya nga tuloy pa rin ang investigasyon eh. Tandaan mo, Marco, may kaso ka pa. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang. Pabayaan mo na lang kami. Kami nang bahala. Tiniente, bilis-bilisan naman yun. Baka naman maunahan ba kayo. Yan ang huwag mong gagawin. Ako ang makakabangga mo. Kunin ko itong pareho. Isang puti, isang itim. Dalawa na wala sa akin. Isa para kay Nay. Isa para sa kapatid ko. Ayaw mo rin lang na mahaba. Ito, baka kailanganin mo. May impormasyon na akong galing kay Tiniente. Identified na yung taong napatay sa bahay niyo. Tauhan ni Major Dinero. Sinong Major Dinero? Fake na militar yun. Siya ang pinuno ng isang grupo ng mga hijacker at holdupper na ang mga miyembro, mga awol na sundalo at mga suspendidong pulis. Kilala ko yung kanakamay noon, si Boyong. Yung bang kumpare ni Melgar? Oo. At dinoble cross daw ng utol mo ang grupo ni Dinero at ni Boyong, kaya siya niyari. Pare, sa tagal ng pagsasama natin, kilala na kita. Alam kong iniisip mo. Gaganti ka. Pare, huwag kang lalakad na mag-isa. Sasamahan kita. Tama na yung mga naitulong mo sa akin. May pamilya ka. Saan ko sila makikita? Nasaan si Boyong? Si Boyong! Nasa taso! Yeah!
Buti na lang, Major. Nalustang kong loong yun. Kung nagkataon, isan na rin ako sa pinaglalamayan ngayon. Sigurado ka bang kapatid ni Melgar yung nakainkwentro niyo? Kilala niyo yun, Major. Yung muntik na natin mabundol at pumalag. Marco, nandiyan ka pala. Lando, gagirahin ako. Sige, Danny. Kunin mo na ito, pare. Makakatulong yun sa inyo malaki. Malaking tulong. Malaking halaga to eh. Pero pare, parang hirap tanggapin eh. Lalo't sinabi mo sa akin kung saan ang galing yan. Huwag mo na isipin kung saan galing yan. Ang importante, makakatulong yan sa pamilya mo. Ikaw na lang nang ikaw ang tumutulong sa akin. Nagsisisi nga ako kung bakit ko binigay sa iyo impormasyon tukol kay Boyong at kay Dinero eh. Kasi, mali yung ginagawa mo, pare. Mali na akong mali. Pero tama sa pakiramdam ko eh. Mali pa rin, pare. Sabi nga dito sa Biblia, pag nagtanim ka ng karahasan, aani ka rin ng karahasan. Hindi karahasan, katarungan. Pare, kaibigan kita eh. Ayoko mapahama ka. Kaya kahit na alam ko kung nasaan si Boyong, hindi ko sasabihin sa'yo. Magalit ka na kung gusto mo. Sila may kagagawa nito. Sigurado ako, pare. Pare, si Boyong, nandun siya sa tambakan ng bus sa North Bay. Amoy ako. Lando! Lando! Tiniente, asit mo ito ah, si Lando. Kawawa naman si Lando, pare. Sige. Polly. Sir, hanapin niyo si Marco. May nalalaman yung tukol dito.
Yes, sir. Nandito si Marco, ano? Wala ho. Hindi ho napupunta rito. Wala ho, sir. Hindi ho naliligaw dito. Baka pinagtatakpan nyo lang. Hindi ho, sir. Wala ho. Hindi ho napupunta rito. Hindi ho. Talagang wala ho dito. Oli, sir. Dalhin sila sa presinto ng makulang ng statement. Yes, sir. Binibira ako ni Hepe. Masyado daw tayo mabagal. Mabagal? Ano ba? Lakad na! Hinahanap daw niyo ako. Upo ka. Sinabi ko na sa'yo noon, ha? Huwag mong pakikialaman ang trabaho namin. Pwede kitang kasuhan dun sa nangyari kagabi at sa Montehan. Patong-patong na yung mga kaso mo, Ramirez. Hindi bali magkapatong-patong, makaganti lang kay Dinero. Saka tinyente. Hindi ako nagpunta rito para magpakulong. Hindi para makapagtulungan sa inyo. Anong tulong? Sinasabi mo ba na hindi namin kayang gawin ang trabaho namin? Bakit? May nagawa na ba kayo sa kaso ng inay ko? Tuloy-tuloy naman ang investigasyon, ah. Wala nga lang ebidensya. Ito, ebidensya. Ano to? Tingnan nyo. Yan ang dahilan kung ba't pinatay ang pamilya ko. Alam na niyo ang storya, di ba? Kung ito lang, hindi tatanggapin sa korte yan. Lalong hindi mo maididiin si Dinero. Kaya nga hindi dapat sa korte lutasin ang kasong yan. Ako ba talaga kinakalaban mo, ha? Tinyente, hindi ko kayo kinakalaban. Pero bigyan niyo akong pagkakataon. Iiwanan ko na sa inyo yan. Ramirez. Binibili mo ba ako? Hindi, tinyente. Hindi ko nakakailanganin yan. Napupuntahan ko. Baka hindi na ako makabalik. Alam ko na sa panganib ang buhay mo. Bakit hindi na lang tayo lumayo dito? Magsimula uli. Tayong dalawa. Itigil mo na yung pagiganti mo. Pinatay nila ang inay ko. Dapat lang lang pagbayaran yun. Kay Melgar. Kahit ang puro sama ng loob at problema binigyan niya sa akin, kapatid ko pa rin siya. Hindi mo na may babalik ang buhay nila, Marco. Ano pa bang gusto mong patunayan? Na mabuti kong anak. Mabuti kong kapatid. Mabuti kong kaibigan. Nag-iisa ka lang, Marco. Marami sila. Siguradong isang pagpapakamatay ang gagawin mo. Bahala na. Marco? Opelia, prinsipyo na to. Prinsipyo na ang pinag-uusapan dito. Kahit buhay, ibibigay ko. Patahimik lang ang loob ko. Marco, wala na ba akong halaga sa'yo? Ayaw mo rin lang papigil. Sige, magpakamatay ka! Umalis ka na rito! Pabayaan mo na ako nag-iisa! Umalis ka na at huwag ka lang babalik! Thank you.
Iwan mo ang baril mo. Nasa si Boyong? Si Boyong! Nasa itaso! Sayin muna ako. Dad, boss. Sobrang tapang mo. Sina naman ang ulo mo. Pumasok ka sa teritoryo ko. Pasasabugin ko ang tumbong mo. Abang ka na sa bayan! Sugal mo na! Itodo mo na! Nasaan si Dinero? Hindi ko alam. Nasaan sabi? Ewan ko. Hindi ko sasabihin. Kung ganun, pwede ka namang matay. Huwag kang kikilos ng sama. Pinagbigyan na kita ng ilang araw, Marco. Tapos ka na ba? Hindi pa.
Bigyan pa niyo ako ng palugit. Hindi ko makita si Dinero. Yun lang ba problema? Pa pinakaulan, sir. Mas may gamit siya sa atin kung hindi natin huhulihin. Sinabi ko sa kanyang lungga ni Dinero. Bakit ba, sir? Mas mabuting siya munang lumusob kay Dinero. Pabayaan nating magubusan muna sila bago tayo pumasok. Pag nagkataon sa isang bato, dalawang ibon ang madadali natin. Tigbak si Dinero. Tapos ang paghihiganti ni Marco. Pero tapos din siya. Yan ang hirap kay Boyong. Masyado nagtiwala sa sarili. Tingnan niyo ang nangyari. Talagang ganyan ang buhay. Naunahan lang yan eh. Eh, minala siya. Kaya ngayon, lalo tayong dapat mag-ingat. Delikado tayo hanggat buhay ang taong yan. Hanggang ngayon ba yan ba pinag-uusapan niyo? Sige na yan. Kasi boss, baka tayo naman ang pasukin dito. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi sa natatakot ako, boss. May tama lang ako, hindi ako pwedeng lumaban ng sabayan. O kayo, doon kayo magbantay sa labas. Mga nakaupo pa kayo dyan. Nanada! Tumakas na tayo. Nag-uurimentado na yan. Boss! Bayan na tayo, huwag ka na tumakbo! Alam ko kung bakit ka nagwawala! Pero baka hindi mo alam! Wala ko ba ng tao, kapatid mo! Bakit dinamay mong inay ko? Kasalanan na may ganyan! Pera lang ang kinuha niya! Buhay ang siningil mo! Prinsipyo! Prinsipyo ang pinaglalaban ko! Bobo! Bobo, ha? Kalbo! Ha?
Hayop ka, buhay ka pa! Marco, nakaganti ka na. Tabla na tayo. Kung ikaw nasa lugar ko, gagawin mo rin yung ginawa ko. Ang aking prinsipyo lang. Tama ka. Pero kanya-kanya tayo ng prinsipyo. Yan ang prinsipyo mo. Ito naman ang prinsipyo ko. Marco, tapos ka na. Pwede ka lang mawala. Sige, umalis ka na. Basta tandaan mo, hindi ka nang galing dito. Hindi tayo nagkita rito. Mga patay doon sa loob ng bahay. Yes, sir. Marco? Sinabi mo sa akin noon, pwede tayong lumayo, magbagong buhay. Ophelia, sumama ka na sa akin. Iwanan na natin ang tondo. Magsimula tayong muli.